Kay Raiselles may hugot matapos ang pagpanaw ni Jovet, hirap rin po talagang maging performer o artista. Nagbigay ng saloobin ang komedyanteng si Kay Raiselles sa dahilan ng pagkamatay ni Pilipinas Got Talent, Season 1 Grand Winner at singer na si Jovet Baldivino, nitong madaling araw ng 9 Disyembre. Hindi makapaniwala ang comedian na si Kay Raiselles sa pagpanaw ng kaibigan niyang si Jovet Baldivino. Ibinahagi ni Kay Ray ang isang video kung saan magkasama sila ni Jovet, ang boyfriend ng aktres na si Stephen Estopia, at ilan pang mga kaibigan na ini-enjoy ang kanilang boat ride habang nagkakantahan. Sabi ni Kay Ray sa caption, "Jovet, totoo ba to? Ang saya-saya pa natin dito, hindi ka lang naging mabuting kaibigan sa amin. Para ka na naming kapatid eh, mamimiss ka namin. At mahal na mahal ka namin." Napag-alamang dumalo pa rin si Jovet sa isang event kahit na pagsabihan na umano ng doktor na magpahinga na lamang, ayon sa inilabas na opisyal na pahayag ng kanyang pamilya. Dahil daw sa hiling o request ng mga dumalo sa naturang party, napakanta pa raw si Jovet kabilang ang Faithfully, na naging trademark niya sa nabanggit na talent reality competition. Sa kabila nito, pinaunlakan pa rin ni Jovet ang hiling na umawit sa isang party na dinaluhan at doon na nga tuluyang napasama ang kondisyon ng kanyang kalusugan. In fairness, todo perform pa rin si Jovet kahit may iniindang karamdaman. Ilang oras ang nakalipas, napansin daw na tila na deform at tumutulo na ang laway ni Jovet habang nakaupo lamang, kaya isinugod na siya sa ospital. Ayon sa resulta ng isinagawang CT scan kay Jovet, lumalabas na may blood clot o bara ang kanyang utak, o brain aneurysm. Ilang araw din umanong nasa comatose condition ang singer. Isang katotohanan sa mundo ng showbiz na anumang gawin o sabihin ng isang artista ay mayroon pa ring masasabi ang mga tao tungkol sa kanila. Ganito ang pagsasalarawan ni Kay Raiselles sa kanilang araw-araw na nararanasan bilang artista o performer kasunod ng pagpanaw ng kaibigan niyang si Jovet Baldivino. Pinagbawalan na pala si Jovet kumanta, pero may mga nag-request kaya ginawa niya, ani Kay Ray. Hirap rin po talagang maging performer o artista. Kapag tumanggi ka sa gusto nila, mayabang o nagbago ka na. Yung kahit malungkot ka, dapat masaya ka sa paningin nila. Kahit antok ka dapat hyper ka sa kanila. Kahit gutom ka dapat nakangiti ka pa rin. Kaya sana intindihin nyo rin po na tao lang rin kami. Artista man o hindi, lahat po tayo may problema. Lahat tayo may pinagdadaanan sa araw-araw. Kaya piliin natin umunawa, piliin nating maging mabait. Nitong Biyernes 9 Disyembre, nagulantang ang mundo ng showbiz sa balita na bigla ang pagpanaw ng kauna-unahang Pilipinas Got Talent winner na si Jovet Baldivino sa murang edad na 29.